Yan, naka-live na tayo, Jhogi. Ohayo gozaimasu, minasan. Ano, si Gelo po may ano, may pakanapo ng lahat ng ito. Kaya feel free to ask. May mga viewers na ba tayo? Paano natin malalaman kung may viewers na? Hello guys. Ano para shout out to Tropang Tinit. To ano? Tropang Tinit. Wow. And Hashira headquarters and hello how are kaya. And shout out pala sa page ni Gelo San, Gelo Sanctuary. Hindi, magpakita ka muna, Jhogi. Yan. So kasama po natin si Jhogi ngayon sa farm ni Tony Sato sa Land of the Rising Sun sa Japan. Yan. So this is a test broadcast para dun sa lockdown diaries natin mamaya at 4 p.m. So tinatry muna namin yung bagong technology na to for us. And then we'll see kung magiging effective ko. So ano pala guys? Hindi ko malalaman kung may viewers tayo eh. Paano natin malalaman yung mga magko-comment doon? Wala, may ilalagay lang sa lesson. O so Jhogi, i-ano mo na ulit? I-landscape mo na ulit ang iyong ano, picture. Yan. Ano pala? Ito ang parang Osashiburi moments namin ito ni kasi ngayon lang kami ulit nagkita. Ngayon lang ulit. Dahil sa lockdown. Kaya yung holding money ko natabi ko lahat since nung nagsara. Kaya marami akong pambili ngayon. Wow. Edi million-million na ulit yung budget mo. Kaya yung kukunin ko lang naman today is purely Howard, yes eh. Except na lang kung may makita ko magandang ano. Uy, may ganito shirt niya, yung abaw niya. Uy, shout out daw kay Jefferson Romero, Jhogi. Thank you for watching. Ay, hello po. Ano, Jefferson Romero? Friend pa kita sa FB? Or kay Gelo? Hindi ko alam. Nag-comment na siya ng staw. Kung may gusto po kayo itanong sa akin, pwede naman po. If you want to throw questions to Jhogi while he is giving us a tour, uy, sa Pinky, farm ni Tony. Uy, sobrang matured na yan ah. Ang tandaan, nagiging half moon, pero ayaw benta sa akin. Pero ilang taon na yun? I think ano, nasa 10 years old. Ah, okay. Oh well. Ay, nag-iisda din siya, si Tony. Tawag nila doon is ano, Japanese rice paddy fish or the medaka fish. Paborito ng mga Hapon na lagaan 'yan. Ah, okay. Dahil nandiyan tayo sa farm ni Tony. Bigyan mo naman kami ng tour on each area. Okay guys. Binigyan ito, ako ng trabaho agad. Etong section na to halo-halo is ano, may ito talaga yung ano, yung mamilaria section ni Tony. Pero may nakahalo ding mga ferrocacti dito. Ito, let's see. Ikot po tayo ah. Ito may white rhino. Ito white rhino din. Pero mas maganda pa yung pink compared to this. Wow, ilan taon na yan? Ay, hindi ko malalaman for sure. Kasi hindi ako nangungulekta ng agave unless it's pinky. Uy, shout out kay Miss Gov Jen Veran de la Cruz. Thank you for watching. Oye, Ate Jen, bumalik ka dito ha. Hindi ko naintindihan. Ano ibig sabihin ng Ohayo gozaimasu? Ibig sabihin ng Ohayo gozaimasu, good morning. Yung isto mo saan? Pangalan ni Tony yun. Oh, okay. Hi, Gov. Thank you for watching.
Oto, ano pa? Ituro mo naman kami dyan yung mga ano and give us some ano information about the plan, ganyan. Ay, ano pala? In Japan pala, yung technique nila para mapalaki agad yung kanilang cacti and other CNS, you water them every day, people. I'm not joking, ah. Kasi every summertime lang, only summertime, you will water them every day. Then you will trim the roots every ikatlong buwan, every 3 months. Then change the medium to fresh new medium. Bawal old soil, dapat bagong lupa lagi. Then, ayun yung technique dito para lumaki agad yung cacti. Oh nga eh. Grabe yun. So every 6 months, magpapalit ka dapat ng soil mix? Every 3 months. Every 3 months? Yes, magastos. Pero... Magastos nun ha. Pero tapos puro akadama pa sila dyan. No? Para lumaki agad. Eh, no, like this. Oh. Uy, ang laki ng astro na yun. Ah. Ano astro yun, Jhogi? This one is ano, meristigma. Ano, nudum. Ah, okay. Sige nga, pakita mo sa amin yung iba't ibang klase ng astrophytum dyan. Ito, the koyo. Pero, this is not with variation ha, ng koyo. May question ako dyan, Jhogi. Sa koyo na yan. Oh. Yung koyo ba siya, does it mean na it's variegated or not? Koyo, it's not real variegation talaga eh. Pero, sa paningin ng iba, variegation siya. Kumbaga, yung color nila, it will based on the ano, temperature of the day. Doon siya nag-iiba-iba. Oh, doon siya nag-iiba-iba. Just because of the sun exposure. Basta depende lahat. Ayun si Tony naglalakad. Hi Tony, pa-shoutout naman kay Tony. busy, ikot ng ikot. Oh, mamaya. Sige. Oy, hi Gina. Thank you for watching. Oy, so going back, Jhogi, dun sa ano? Sa koyo. So, yung color ng koyo is just because of the sun exposure. Ano? Sun exposure and temperature. Yun pero na siya, wala na. Yung koyo, ha? Gusto mo malaman yung koyo, kung koyo talaga. Ganito 'yan. Oo. Yung yellow dapat nasa pinaka taas ng growing point. Ah, so ang new growth ng koyo is yellow? Yes, diyan mo malalaman kung koyo siya. Kasi yung ibang oh, okay. Astrophyto, makikita mo yung kulay nasa bandang ibaba. That's not the ano, ha. That's not the real koyo. Jhogi, may question tayo. Ito yung i-off mo yung phone. Okay. Ano po yung question? Nag-feedback ka. Yes po. Gelo. Jhogi, sorry, may question tayo. Ano yung question? Meron bang white variegation daw? What particular plant? Is it Astro, Hawarty, or ano? Ay, yun ang hindi natin sure. Siguro dahil nasa ano tayo, nasa topic tayo ng, oy, hi team! See you later at 4 p.m. Ay, hi team! Hi, Christian! Kung sa Hawarty, maraming white variegated na Hawarty, pero kung sa cacti sa Astros, namely, white var, wala pa akong nakita. Ah, okay. Sige. It's more on yellow. Also, ano pa? So we're okay na tour mo na kami sa Astro. San tayo next? Ay, wala pa tayo sa Astros kasi ano pa lang 'yun, patikim pa lang. Ay, wala pa. Sa ano 'yun?
paano niya sinesegregate yung mga tables niya? May tables ba siya for Astro? May meron. Pupunta tayo doon ngayon. Ah, okay. Kasi pag pumunta ka sa farm nito ni Inchiba, medyo magulo yung mga plants. Pero maayos naman, pero halo-halo nga lang talaga. And mahilig ang asawa niya sa cat figurines. Ayun, may pusa dyan. Oh, may tao na. Ito yung mga kasama kong adik lagi. Ah, mga classmate niya. Ito may Howard test din sa labas. Ang gulo, di ba? Oo. Ayan, ito pa yung Howard test section. Off limits, oh, so, pero... Oh, simula na natin yung Howard, yeah? Kasi doon ka naman, ano, sika. Doon ka expert. Among others, ha? Oy, hindi. Oy, humble kaya this guy. Hindi naman ako ganun. Humble kaya this guy. Pero minsan, pag may nakikita kong a little bit off or mali doon sa sinasabi na isang collector ng hawo sa Pinas or any other country, napapa-facepalm na lang ako. Okay lang daw yun, because we're here to learn. Oh, so ipakita mo na sa amin isa-isa yan, Jhogi. Medyo marami, pero ito yung mga house ni Tony sa labas. Kasi yung sa loob, babalikan ko daw mamaya kasi may mga napasok pag napasok ako. Kaya mamaya na lang daw pag konti na lang yung tao. Ah, okay. Oh, so bigyan mo kami ng ano dyan, top 5. Top 5 how worthy mo. Dyan ay, sa top outside rock ni Tony. Top 5 sa labas, tingin tayo. Sige. So wait, ano yung mga yellowish na yun? Ano yung mga yellowish na yun? Oh, where? This one? Yung parang yan. Ano to eh? This is a hybrid of the Seiko. Reverse variegated siya. Pero not that much of a yellow one. Kasi yung reverse variegated talaga na Seiko is ano, dilaw na dilaw. So ano ibig sabihin ng reverse variegated, Jhogi? Reverse variegated. Yung chlorophyll, wala sa labas, nasa loob ng dahon. Ah, okay. Then yung external epidermis is lahat puti, wala kang makikita ang green sa labas. So ganun pa kaya yun. Kaya sa mga nagtatanong, sa variegation ng Howartes, maraming klase kasi variegation, may reverse, may variegated lang without the word reverse, may snowflake variegation, marami talaga. Depende talaga sa ah, talaga. O sige, o bigyan mo na kami ng top 5 mo dyan. Naghahanap pa ako eh. Kasi lahat ng magaganda niya nasa loob. Grabe. Seryoso. Siyempre yung mga yun nasa labas, maganda na yun for us. And tandaan nyo guys, in Hawartia, pag mag-Hawartia shopping kayo, meron kami tinatawag sa Japan na ano, na grading system na Hawartia. May standard type yung mga... Hindi naman sa cheap, pero cheap lang sila. Medyo affordable. Hindi ganun kaganda. Then may premium type, which is the pang mayaman. Parang mga Louis Vuitton bag yung price. Oh. So, uy, may question tayo, Jhogi. Yes po. Ilang percent advisable net shade daw for Howartias? From Andrew Gakayan. Thanks for watching, Andrew. Eto, tingnan nyo po yung ano, yung ano nila ngayon. It's ano... 2 layers of UV plastic, then dalawang layer of 50% black shade net. Dalawang layer ng UV plastic, dalawang tapos layer ng dalawang UV plastic. Layer ng 50%? 50% black shade net. Then, tandaan nyo guys ha, pag magbibigay po tayo ng ilaw sa Hawartia, dapat whole day filtered sun. Wala po tayong sinusunod na oras dito na 4 hours, ganyan, dapat 5 hours. Wala pong ganun ha. Sa cactus, ganun din whole day. Hindi pwede yung mga oras-oras nyo. Ano ito, nagkatrabaho yung halaman nyo? Hindi. So, kasi marami ako nakikita ganun. Laging may ano, ano ba tawag dito? Uy, 4 hours, direct morning sun na po binibigay. No! Ano yun din? So, dapat as much sun as you can give, pero filtered. Oo, whole day dapat. Whole day. Huwag kayong madamot sa araw. Kaya pala yung mga Hawartia ko dito, nga. Kasi in the wild, yung mga Hawartias, matatagpuan yan, binit bushes.
natatakpan sila ng mga halaman. Yung iba nagtatago sa mga bato-bato. Yung nakalabas lang yung windows nila. Ah, okay. Kaya guys, ano sama sa video? Kaya as much as possible. Whole day filter. Oy, Wilson! Sunlight. Thank you for joining us. Ano to? Trial? Uy, si Wilson, oh. Uy! Wilson, naka-live ka sa FB, ha? Talaga? Oo nga. Ano to? Test run to for our, Ay, may ganito, parang may ganito si Wilson. May ganito si Wilson. Ah, yung galing. Yung galing ng Arid. Pero until now, hindi pa rin natin alam yung pangalan, di ba? So, tatanungin ko na lang mamaya, ha? Tanong mo si ano. Oo, sige. Para exact. Yung malaki na. Oo nga. Ayan. So, sino nandito? Si Tim? Hindi, kanina nandito siya pero hindi pa daw siya kasi ready. Oy. As in naka-live. Oy, Jefferson, follow mo yung hindi nagte-testing kasi kami. Jefferson, follow mo yung Jello Sanctuary sa YouTube. Yes. Top 5. Oh, Jhogi, nasa pin top 5 po. Ito, naghahanap tayo top 5. So nakikita nila ako last kwarto pa ako. Buti na lang pala ready ka, no? Oo nga. Ako din eh, last kwarto ang init sa labas. Init. Okay, top 5. Okay. Ignosan, shoutout. Pili tayo ng lima. Hi, Ate Jen. As Gelo said, lima daw, hanap tayo. Jhogi, anong percent ng net nila dyan? Is it 50 or 70? Ano, 50%. Dalawang layers tapos dalawang layer ng UV plastic. Ah, okay. So talagang medyo... Pagka dinalawang layer ko yung 50, edi 100 na yun. Uy, Gelo, kung 100% yung shade, edi sana wala nang ilaw dito. Hindi, baka nag-overlap lang. So, iyan, kasi may nakikita akong overlap eh. So, yan yung overlap. Or sa taas lang tinuturo mo, dalawang layer ng 50 yan. Dalawang layer. Hindi, isa lang yan. Dalawa to. Dalawa yan? Ito, marunong ka pa, Wilson. Sa'yo nandun. Kasi... Kasi 70 yung nabili ko kay kasi, Tita Sen. Itong nasa labas, hindi ito yung sinasabi ko actually. Ito yung sinasabi kong dalawang layer yung nasa loob. Mas madilim sa loob eh. Ayan o. Oh. Ah, okay. Kasi nasa loob yan. Oh, nasa labas loob. Ng nursery yan. Okay. Uy, Jhogi, medyo nag-static yung audio mo. Medyo, kasi naglalakad ako eh. O, nasa na yung top 5 natin? Ito, hanap tayo. Nang ano? Ito, Tears of... Are? Ay, Chigo. Overtia Emperor. Oh. Pwede mo bang itaas? Close up. Kaso, medyo talamak na yung tissue culture ng ano ah, ng Emperor, kaya hindi na ako nagagandaan dito. Pero maganda pa rin. Ayan. Yeah. Hi, Miss Anne. Thank you for watching. Hello po, Ate Anne. Welcome po. May tatanong po ba kayo? Wala. Wala pa. Wala pang questions. Ito, Howard. Ito, Bayeri. Kasi maganda rin kayo. Tinan mo yung, ano, yung features ng Windows niya. Maraming lines. Oh, wow. Ano yan? Howard Tia Bayeri. Bayeri. Oh. Pero sa Japan, yung tawag namin sa Bayer is correcta pa rin. Ang gulo-gulo kasi niya ni Bayer. Nanonood nga pala siya. Nasa na yung top 2 mo? Nasa na yung top 2? Natakot ako bigla, Wilson, sinabi mo nanonood.
Uy, Wilson, pa-share naman. Guys, yung mga nagwa-watch, pa-share. Thank you. Paano dito? For ay, sale ito. And how much now? Paano Jhogi, si-share dito? For sale ba ito yun? For si sale and how much, sabi si Raulo. Ay, ay, imodest ka. Ay, pupunta na kami ni Tony dun sa ano. Ito guys, si Tony. Off limits po tayo, ha. Pwede po ma. kasi meron akong gustong pikta na bilhin. Ito ha. Kasi ako lang yung pwede pumasok dito. So, ayan, i-introduce mo ko, i-introduce mo si Tony to the Philippines. Ay, ito po si Tony. Siya po ang gumawa ng super kaboto. Pati na burger kay kaboto. Hello. Hi, Tony. Oh, hello daw. Kamusta ka? Uy, kamusta daw? Uy, kamusta po? Filipino pala siya eh. Filipino pala si Tony. Kasalanan mo yung Jhogi, no? Natuto na siya. Nagulat ka, marunong mag-Tagalog, di ba? Uy, Ryan Bonifacio, thanks for watching. Dahil nandyan ka na sa loob. Dahil nandyan ka na sa loob. I-ano mo na ulit. Ano yung gusto mong award siya dyan? Ito po yung mga ano kinuha ko kanina. Babayaran ko pa eh. Ito po. Ito, award siya, Pikta ni Shiki. Award siya, Magonia ni Shiki. Pygmea na reverse. Then, reverse na Pikta. Bayeri. Then, Pikta. Ang sarap magubos ng pera, no? Uy, Jhogi, pakita mo nga sa amin yung 100,000 pesos na ano mo, award mo. Yung bagong bilo. Yaman sa gitna ng crisis. Ito, ito siya. Yan. Tapos ayan, Jhogi, yung question ko sa'yo kanina, ipakita mo ulit yung plant na yan. Okay. Yan. Yung question ko sa'yo kanina, kasi napansin ko, sand yung gamit niya. So explain mo nga ulit sa akin kung bakit. Kasi yung sa atin, di ba, ang usual na soil mix, fast draining, pumice, akadama, ganyan. Diyan parang pure sand yung nakita kong ginamit. Kasi ito po yung ano yung reason behind the pure sand. Ano ba? CNS. Ay kahit anong CNS ha, Hortia, Kakay, kahit ano. Kapag ipapaugatin nyo sila, mas madali sila mag-ugat sa fine sand kasi the roots will not ano, force themselves na itulak talaga nilang madiin yung ugat nila. Then yung rot is not ano, hindi masyadong batag dito prone sa rot kasi yung water tatagos lang eh. So ano ba yun? May specific type of sand ba? Kasi ang alam ko ang available usually dito sa Philippines ay river sand. Gusto mo tingnan yung buha ko ni Tony? Parang tingnan mo to, parang ordinary sand lang to, beach sand. Tingnan mo, ayun o. Buhangin lang po yan ha. Buhangin lang ma-fine. Ito ano, parang beach sand siya. Beach sand lang siya. Eh, paano yun? Nililinis niya? Masyado maalat ba yun? edi wash it. Wash it daw para mag-leach out yung salt. At tapos, so yung plant na pinakita mo kanina, pure sand lang talaga yun. Wala yung halong iba. Wala, buhangin lang talaga. Ayun, oh. Wow. O yun guys, ha, pwede nating itry. Pero wag dito sa mga 100,000 worth na kaya minsan nagtataka kami ni Tony sa ibang groups. Bakit ano, ang mamahal ng soil mixes nila samantalang buhangin lang kami. Wait, may nagtatanong, pwede ko ba buhangin sa construction? Jhogi. Yes. Pwede daw ba buhangin sa construction? Basta linisin nyo ng mabuti tapos alain nyo yung mga malalaking bato. Oh, yun. Eh, pag sinala mo yun, pumice na yun. Yung makukuha mo. Basta guys, ha? Sige. Basta guys, remember, yung Hawartias, hindi talaga sila mapili sa lupa. Kahit ano, they will grow on it. Pero, kaya naman, ano, ginagawa talagang gritty as much as possible. Kapag nagstay sila sa water up to 5 days, doon na magsisimula mag-dissolve yung ugat. Ah. So kapag ka-irrooting ko,
kapag magro-routing ako, pwede talaga sa pure sand na. Pure sand. Pwede. Basta ganito po yung rule. Kung saan may tubig, hahanapin yun ng ugat ng Howardia. Ah, okay. E pa paano yun? Kapag ka fine sand, mas ano ah, mas, anong tawag doon? Mas ano siya? Retentive? Mas water retention. Okay lang ba yun? Ay, hindi. Sa experience ko, within 4 years, yung tubig tumatago. Ah, talaga. Oy, hi daw kay Charles Jhogi, Jhogi. Sino yung Charles? Charles Soriano. Soriano. Uy, si Opuntia boy, hello. Ang lakas ng loob ng batang yan. Hiniwa niya yung galapagaya niya. Tapos, gumawa siya ng slab. Oo. Ano pa? Confident ang ano mabubuhay niya na talaga yon. Uy, pakita mo pa yung isa. Yung isang binili mo. Yung parang purple. Ah, yung demon samurai ba yung sinasabi mo? Oo. Nandun sa labas. Hi, Nay Mafe. Thank you for watching. Ah, nasa labas yun. Kasi pinapasok na ako ni Tony kasi baka daw pumasok ng ibang tao dito kaya pinauna na niya ako. Ah, okay. O sige, ano pang ipapakita mo sa amin dyan? Marami. Pero kasi ito, Howard Tia Picta na mataba. This is, ano, nasa 150,000. Wow! Wilson, kaya-kaya mo yan. Grabe, wala nang balak mo. Ang daming ayuda. Igan mo na kayo, wait lang. Bababa lang ako saglit. See you, Mayamay. Joji! Bakit yung, ayan, ano yan? Ano, Hortia Pandora. Ah, okay. Uy, bakit yung picta, yan. Bakit, ano siya, parang bilog-bilog yung ano niya, masyado mabilog? Actually, characteristic niya talaga yon. Yung Hortia picta in the wild, hindi ganun kataba yung dahon. Kasi most of the pictas that we see now is ano, is hybridized kaya magaganda yung kulay. Tingnan mo, ang puti nito, 'di ba? Oo nga. Ay, maputi ito naman red. Oo. Uy, ang ganda niyan. Ganda, 'di ba? Tapos may puti. Oo. Yung may pula para magkukulumnar siya. May tendency na magkulumnar. Magtatagal pa ako dito hanggang mamaya eh. Oh, itour mo pa kami. Ano pang meron then, yan? Then si Tony mahilig siya no mag-leaf propa ng hawo. Mag-ano? Mag-leaf propagation ng mga hawo. Ah, leaf propagation. May area ba siya dyan ng leaf propagation niya? Kasi itong pinasukan natin, ito po yung ano, yung restricted area ni Tony. Ako lang kasi pwede pumunta dito eh. Grabe, ikaw na yung ano, yung bagong anak ni Tony. Leaf propa, naghahanap ako ng leaf propa ngayon eh. Ito, leaf propa to ng Venusto, tinan mo. Kumpol-kumpol sila. Ah, okay. So pag leaf propagation, pwedeng ipatong lang din sa sand. No, you need to bury it. Pag pinatong mo, paano uugat? Oo nga. Pero kailangan, I mean, sa sand lang siya. Pwedeng sa sand lang din. Oo, oh, pwede sa sand. Pwedeng akadama. Ah, okay. Wait, guys, kung may mga question kayo ha, feel free to comment on this live video. Huwag pumayam. Check it. Buti may boses ako ngayon kasi kasi yung boses. Oo nga. Uy, Jhogi, may nakikita akong electric fan dyan. Ay, tama. Howardia has love air. Kailangan gumagawa yung hangin sa mga dahon nila. Ah, okay. Hindi po kami nagbibiro. So,
in any plant hobby, kailangan nila wala ng tao, kailangan natin aircon. Okay. Sige. Oh, ano pang papakita mo sa akin? Nasaan yung ano, yung binili mo na malaki, na nasa malaking pot na black? Nandun na sa labas, ano? Mamaya. Ah, nasa labas. Okay, sige. Ano pang papakita mo sa amin? Ano pang papakita mo sa amin? Ang sarap tusukin ng ano? ng needle. Ito po yung ano, yung mutant version ng ano, ng Pygmea mutant. Kasi meron po dalawang klase nito. Yung small type, yung small type, medyo small. Yung nakikita natin common ones na mga members natin sa Hello World. Yun lang yung maliit, hindi yung lumalaki. Ito yung lumalaki talaga. Okay. Marami pa akong gustong ituro sa group talaga. Kaso nga lang, pagod ako sa work. And yung day off ko is Sunday lang. Kaya salamat, Gelo. You took the opportunity na mag-message sa akin kasi may time talaga ako as of now. And gusto ko rin makipagdaldalan minsan. Hindi, I mean, kailangan natin yan. Kasi puro na lang ako trabaho sa Japan, as in work lagi, work. Tapos pag nag-chat ako sa mga kagurot chat ko sa GC, sorry guys, be right back, babalik lang ako sa work. Yun lang yung routine ko lagi. Pag nakikipag-chat ako sa group chat namin, sasabihin ko na lang bigla, be right back guys, work ulit ako. Yun lang po buhay ko sa Japan, work, and Sunday na lang. Buti na lang pala na tempo ang kitan mo. Kaya may, diba nag-PM ka pa sa akin? Sabi ko, sabi, gising po to si Jelo, nagtrabaho pa ako naman. Uy, may question tayo from Miss Anne. Sir, ang hawa na Yoli Bot, a vessel po ba na Calvoiners? Depende. Kung okay naman yung itsura niya, matabayan dahon, then kulay po ito yung ugat niya, then walang problema. Doon, hayaan nyo lang po siya. Huwag nyo na po istorbay yung ugat niya sa lupa. Pero, kung gusto nyo na i-check, kung gusto nyo ilipat sa paso, pwede naman po. Pero as much as possible, wag nyo pong i-storbain yung ugat ng huwal dyan kasi pwede po sila mag-dissolve kahit hindi nyo po dilagay. Kumbaga parang magkakaroon ba ng ano, transplant shock. Pero as much as possible, kung okay naman po talaga yung itsura ng hawo, wag nyo nang galawin. Pero, yun nga lang po, yung mga nagbibenta po ng huwal tiyas, yung soil mix po nila pangit. Kaya as much as possible, yung preferred soil mix nyo yung gamitin nyo kasi alam po natin yung magandang soil mix para sa kanila. Pero yung mga sellers, hindi naman nila inisip yun. Yun lang po. Alright, thanks for that, Jhogi. Ayun po, Miss Anne. Yan. O, saan papakita mo pa sa amin? Ang dami ko na pong kinuha. Ito na po yung mga bibiling ko. Pero kulang pa yun para sa akin. Feeling mo ba ano ka, preso na nakawala sa ano, kulong? So guys, yung nagastos ko na is more than 250,000 pesos na ata. Ganun po kamahal to hobby na to. Kasi seed grown hortias na variegated is mahal talaga guys. Sobrang mahal. Uy, pakita mo yun. Pakita mo yun, Jhogi. Ito po yung mga nakuha. Pwede po ba either ang hortia? Pwede naman po, basta give them a grow light. Ito guys, ayaw ko maging sarcastic, pero wag na wag niyong hayaan na walang makuha ng sunlight yung work niya. Kung bibili naman kayo ng grow light, siguraduhin nyo, yung grow light na bibili nyo, kasing liwanag ng araw. Wag yung liwanag ng lampshade, ha? Masyadong madilim yun. Mag-iiti ulit agad yung work niya ninyo. So yun. So ang award yan nag-i-tolerate din. Yes. Yun. So ilang lumens ba ang grow light dapat? Yung grow light ko sa bahay, yung una kong gamit is nasa 2,500 lumens. Ayun yung nag-i-start pala ako sa hobby. Pero wala naman po nangyaring itiulation. Pero as much as possible nga, tulad na sabi ko, kasing liwanag ng araw dapat yung grow light nyo to achieve the best results. Kasi
yung mga huwertiyas na mahilig sa araw, hindi sila mamumula. They will not color up like the pitas kapag mahina yung grow light nyo. It will just stay green. Yung gamit ko pong ilaw ngayon is 13,190 lumens. Kaya ang ganda po nung kulay nila ngayon. Ah. Uy, Jhogi, nasan yung mic mo? Gelo, wala akong earpiece. Ah, okay. So from the phone. Dapat bibili ako kagabi. Kaso nga lang, di ba galing akong work? I don't have time. Hindi, okay lang. Nag-i-static lang. So ano pa? Ano pang mga ano mo dyan? Meron ba siyang new variety? New variety. Sanap tayo, ha? Ito. Ah, sige, ito po yung tinatawag na Howartia Demon Grater. Ano pangalan yan? Howartia Demon Grater. Or Grater. Yung pangalan. Pwede rin ano, Demon Killer. Basta yung mga... Gano'n nakatagal yung nursery ni Sir Tony? Yung original nursery niya is matatagpuan sa Fukushima. Doon siya nagsimula talaga. 1970s pa ata daw yun, sabi niya sa akin before. Then, nagtayo sila ng isa pang nursery sa Chiba, which is yung tinatayuan ko ngayon. Ah, kahit, so nasa Chiba Prefecture yan? Oh, malapit to sa Narita Airport, mga 1 hour. Ah, okay. Then, lahat ng... So, pagpupunta kayo ng Japan, guys, istokboy niya si Jhogi. Then, lahat ng pinakamamahaling Tony, nakatapos. Yung iba, dinala niya lang dito para mag-pacinate. Buti nga na na-dequat ko yung iba. No? Kaya, I'm happy today. May mga echeveria din siya. Nasa kabilang... Okay. Lahat, you name it. Litops, Conophytums, Nesems, Agave, Akai Pojones, Gymnocalycium, Copaiapoas, Awartias, Alos, you name it. Lahat meron siya. Okay. Golden Barrels, Ferrocactus. Tinan mo to, ah. Nakikita nyo to section na to, di ba? Maliit lang. Meron pa sa kabila, which is the Living Stone Daisies. Ayan. Ano yan, mga nasa blue na plastic box? Ano yan? Mga nakatanim niyang Conophytums. Oh. Yung parang mga buttons yun, di ba? Oh, yes. Ano yan? Particularly the Conophytum Burgeriae. Then may Adromiscus din siya dun. Marami. Ah, talaga. Kaya kailangan... Pabigyan mo pa kami ng isang... mag-feature ka pa ng isang plant dyan and then let's move to the next area. Ay, magtatagal pa ako dito, guys. Kasi ito na daw yung huli kong pagpasok dito kasi baka daw ubusin ko. Sige. Dyan muna tayo tumambay. So, kwentuhan mo pa kami ng mga plants na nandyan. Ay, ano pala? Ano yung parang mataba? Yung nasa may... Yan, ibaba mo. Yan. Ito, worthy ako. Ito. Ano to? Unknown hybrid to? Mga hybrids niya. Ah, okay. So, paano yun? So, nagpo-propagate na siya na nagpo-propagate and then select na lang, ganun. Select, then bebenta niya. Or, yung iba, 4 kids, private collection. Pero tinatrack pa niya yun kung sino yung parents. Siyempre, lahat ng Howartias niya dito may tag number. Ah, okay. May record lahat yan sila. Okay. Eh, ikaw, Jhogi, gano'n ka nakatagal? Sa CCNS? Since 2017. Wow. Pero hindi ko akalain na I will go to... Alam mo yun, yung ganito na kalayo yung napuntahan ko. Sobrang extreme na. Then every Sunday, napapaturo ako kay Tony Sato on Howartia Care, lahat-lahat, Astrophytums. Basta, lahat. So, ang rest day. Lahat na pwede kong i-abscribe. Ang rest day mo, dyan mo na in-spend.
Oh, dito na lang 'tas nakikipag-usap ako kay Tony aside from. Hoy, ano yung may matabang leaf diyan? Marami. Ay, yung parang reddish. Hindi, ito yung nasa camera, yung reddish na 'yan. Yung mataba na leaf. Yung nasa baba niyan. Ano yan, Howard yung Splendens? Ah, Splendens. Pa-shoutout daw kay Dish Garden Master Wilson Angel. Why Wilson? Go visit. Bumalik ka sa screen, Wilson. Ba't wala ka dito? Namamaos na ako, Wilson. Okay lang yun, ngayon ka lang ulit may nakausap na. Ay, may pinky dito nung nakaraan. Tinago na niya kasi kukunin ko yun. Meron din siya mga agaves na nakatago dito actually. Ay, sorry. Ano yun, Georgie? May mga nakatago din siyang agaves dito. Ah, talaga? Pero nasaan yung pinky? May pinky ba dyan? Yung kanina, yung tinuro ko sa'yo. Ah, kanina. Okay. Ay, ito, I will buy this one too. Mag-withdraw na lang mamaya. Howardia, parang, ewan ko, I don't know, hybrid na siya, pero reverse variegated siya. Sarap magsunog ng pera, Gelo. Sana all. Ang ganda naman yan. So, lahat dyan for sale? Lahat of lahat, sale. Lahat kung nandyan for sale. Oo. Sa akin lang pwede. Grabe. Pagbalik ko talaga dyan, dapat mapuntahan ko yan. Ikaw kasi hindi, late ka kasi dumating, dapat dadaling kita dito eh. Ayoko mag-anong sa Facebook, baka maano tayo. Baka maano ka, Rogelio Cata ka rin. Joke lang po yun. Bawal po kayong mag-uwi ng plants dito sa Pilipinas kung wala kayong phyto. Kayo naman guys, alam nyo naman yung black market. Next topic, Joke. Ayan, nagiging demonyo na naman ako dahil sa'yo. Ayan. Ay, ano yan? Parang siyang trungkata na ano. Ay, magonia ito. Shirote yata eh. Oh, okay. Unlucky ah, unlucky. Boy, from Miss Gina, may question, Joji. Yes po. Ano sikreto para tumaba ng ganyan daw na work ya? Magandang soil mix and water. Yun lang po. Wala pong magarbong fertilizer. Ganito po guys, makinig kayong lahat sa akin. Yung Howarthias, magiging healthy lang yun kapag maganda ang root system. Hindi po natin titingnan yung ibabaw. We look underneath the pot. The healthy the root, the healthy the hawo. The healthy the root, the more mataba yung dahon ng Howarthia. Kasi in a breeder's perspective sa Japan, hindi po namin tinitingnan ang ibabaw ng paso. We look at what's underneath. Ah, dapat pala transparent ang mga paso. Ay, hindi. Kailangan talaga bantayan mo sila na maigi. Yun lang yung masasabi ko dun. So, Jhogi, ikaw, kapag ka nagwa-water ka, kasi syempre dito sa Pilipinas, ang tap water natin medyo matapang sa chlorine eh. Dapat ba filtered ganun? Ito guys, may aaminin ako sa inyo. Dito sa farm ni Tony, yung gamit lang po namin is ordinary faucet water lang. Pero syempre, iba naman yung faucet water sa Japan. yun lang. Pero sa bahay namin, nagkakaroon din ako ng calcium deposits sa paso over time. Wala naman po nangyayari sa ano ko, sa work. So... okay lang talaga ang tap water. So, ibig sabihin, okay lang talaga. Labanan talaga to ng soil mix. Labanan to ng soil mix at yung micro climate ng ano mo, ng environment mo for the water. Environment. Like, ito ha, may sunlight ka ba?
enough sunlight ka ba? Tandaan nyo guys, yung ibang halaman hindi magkakaroon ng ugat kapag walang enough sunlight. Una yan eh, sunlight. Kaya huwag kayong magtataka yung halaman nyo ang pangit na itsura kasi hindi nyo pinapaarawan ng maigi. Number two, soil mix. Number two, kung ayaw nyo silang mag-rat, basa kayo ng articles about the preferred soil mixes of the plants. Greet as much as possible. Number three, air circulation. Sino nagsabing hindi kailangan ng halaman ng hangin? Kailangan po din nila ng air circulation. Kasi sa farm, yung mga ganitong kulob na area, umiinit po na sobrang-sobrang init. Kasi yung Hawartias po, lagpas 30 degrees centigrade, mag-undergo dormancy na sila. Kaya active growth, hindi mo makikita basta-basta. Below 30, below 30 degrees, maganda, that's the best time para magdilig po sa Hawartia. So 30 degrees Celsius yun? Tama, below, tama. Below 30 kasi yung ideal growing temperature for Hawartia is 24 to 26 degrees centigrade. Grabe, so dapat talaga naka-aircon pala yan. Tumpak, mismo, mismo. Kasi ganun ang ano eh, ganun ang temperature ng aircon usually dito sa Pilipinas. So ang Hawartia pala ay aircon plant. Pero tulad nga ng sabi ko, hindi kailangan ng aircon. Ang kailangan nyo lang is electric fan. Electric fan. And proper ano, shade net. Oo. So ulitin natin yan. Ulitin mo nga ulit, Jhogi. So yung composition ng net niya dyan. Ito po yung composition ng shade net ni Tony Sato. Dalawang layers ng UV plastic. Dalawang layers po ng UV plastic. Then, it's either isang layer ng black 50% shade net or dalawang layer ng black 50% shade net. Kasi tuwing summertime sa Japan, napakainit parang impyerno. Kaya ginagawa ni Tony, dalawang layer ng 50% shade net. Tulad niya nasabi ni Gelo, bakit dalawang 50%? Eh di 100% yung ano, yung kadiliman dito. Eh di sana sobrang dilim na dito kung 100% yun. So kumbaga, yung isang layer na parang detachable na lang, ganun. Tatanggalin niya kapag hindi summer. Yung ginagawa lang ni Tony, inuurong lang to. Ito, inuusog lang yan. Ay, inuusog lang niya. Okay. Yun lang po. Tapos, as much as possible, open yung gilid pag summer para makapasok yung hangin. Ito guys, this is a quick overview ng itsura ng greenhouse ng Hawartias ni Tony. Medyo madilim, di ba? Pero yung sunlight is whole day. Wala po tayong sinusundan ng oras na 8 hours, 4 hours. Wala po tayong ganun. Tsaka tumatagos pa rin yung ilaw. Ayan po yung araw na nakikita nyo. Tumatagos pa rin po yung sunlight. Tama. Ganun po yun. Kung gusto nyo... Sige, Jelo, ano yun? Ayun, may question. Yes? ano daw gamit na ventilador for air circulation? The biggest electric fan that you can buy, kahit anong electric fan, basta may gumagalaw na hangin. Guys, hangin ito, lang po. Ito si napakadami na yung collection ito ni Miss Ann. Yan lang po electric fan namin dito. Ordinary stand fan lang. Malaki. Yun lang. Naka number 3. Okay. Industrial fan. Pero kahit may electric fan, ang init nung hangin. Parang ano, umaapo yung hangin sa mukha ko. Talaga ba? Para, so ang feeling mo dyan, sauna feeling pa rin? Oh, yung feeling ko ngayon, parang nag-free trial po ako papasok ng impyerno ngayon. So ibig sabihin, hindi yan 25 degrees. Yes, kasi summertime po ngayon sa Japan. Summertime, okay. Yung, yung masasabi ko lang sa init ng loob ngayon, parang kasing init ang Pilipinas. Para ka naglakad ngayon. Para ka naglakad, pinapawisan na ako eh. Okay. O guys, may mga questions pa ba kayo? We have 15 minutes.
Para naman makalibot okay, si Jhogi. Okay, tanong po ni Sir Gregorio Francisco. Meron po akong Huarte Retosa and mukhang super stress po siya pero ang daming pops or supling. Any tips? Tandaan niyo, Huarte Retosa, napaka-prolific yan, depende po sa klase. Yung ginagawa po kasi nung mga pops, sinasakal po nila yung ugat nung mother plant na nakadikit sila. Kaya as much as possible, tanggalin nyo yung pups while they're rooting on the same pot with their mother. Talagang mai-stress yung mother plant kasi the roots ng mother nasasakal na po sa ugat ng mga anak niya. Kaya yung nangyayari, yung ugat ng mother na di-dissolve dahil sa mga anak niya. Kaya i-repot nyo na yan. Ah, ganun. So, Jhogi, may life cycle din ba yan? Na tipong kapag ka at a certain time, mamamatay na talaga yung mother tapos magre-release na lang siya ng pups. Tandaan yung, tulad niya nasabi ni Tony, ang Huarteas, mahaba ang buhay kaysa sa cacti. Cacti, okay. Matagal buhay nila guys, sobrang tagal. Kaya yung ginagawa ni Tony, meron sila, yung ibang varieties kasi, alam ko yung sinasabi mo, Gelo eh. In the world of plants, may tinatawag po tayong annuals, which is may life cycle lang from spring to winter. Mamatay sila, then gagawa sila ng seed, flower, then seed, then next year spring ulit, tutubo ulit yung seeds. The cycle is over and over. Huarteas, hindi po ganun. Matagal po buhay nila. Okay. So hindi siya parang kasi sa isang example ng may ganung life cycle yung mga agave, di ba? The agave, nagkakaroon sila ng terminal bloom. Kumbaga, pag nagkaroon na sila nung bulaklak na yun, the mother plant will die. Pero, magkakaroon siya ng osa sa baba. Or dun sa flower mismo, magkakaroon ng pop. Yung Howard Chess po, hindi siya ganun, guys. Yun. Okay. Edi sana marami nang namatay ngayon dito. At saka alam po mga ano yan, di ba? 100 years yung mga yan. Ayun. Wala pa na record na 100 years older sa Hawo. Sa cacti, pwede pa. Sa Copayopoas, pwede pa. Sa Saguaros, pwede pa. Okay guys, may tanong pa po ba kayo? Huwag mahiya. Huwag mahiya habang libre siya. Kasi pagdating ng Monday hanggang Saturday, busy na naman po ang dudong. Oh, may question, Jhogi. Sir, kahit po wala pa sila roots, kung wala namang roots, ganito yan ha, pag wala talagang ugat yung Huarteas, kahit anong gawin mong delayed, palitan nyo naman na po ng bagong medium, dead water sparingly, para ma-activate na yung rooting niya. Kasi kung saan may water, the roots will follow. Ganun lang po yun. Basta magdilig lang po tayo ng below 30s. Mas maganda yun para umugat sila agad. Pero wag po natin gagawin yung kunwari, nag-repot po kayo. Tapos babasahin nyo ng todo agad yung lupa. No, kailangan water sparingly lang para ma-encourage nyo yung new roots na lumabas. Oh, okay. Kasi pag biniglaan nyo, ano yun? Eh, yung Astros, sir, matagal pa mo po. Ito ha, guys, sa Astros, buti na tanong nyo yan, Jefferson. Ang Astros, yung columnar type, yung mga columnary type, yung Capricorn, yung pataas yung tubo, yung buhay nila is matagal, 20 years or more. Tandaan nyo guys ha, in the world of cacti collecting, yung mga bilugan, yung globular, yung Asterias, yung mga bilog, basta mga bilog na cacti, yung prime life lang ng mga Asterias na ganyan is 20 years and below. After 20 years or more, they will die. Kaya wag po natin expect na ang mga Asterias po natin ay tatagal yung buhay. No, they will die. Gelo, where are you? Sir Jefferson, may tanong pa po sila. Ayun. So far, yun pa lang yung mga questions natin, Jhogi. Nasagot ko na yung tanong ni Kuya Jefferson. Oo nga. Eh. Basta, kung gusto nyo ng cacti na matagal ang buhay,
na mas matagal pa sa buhay natin, go for the columnar types. Okay. May ganun question ulit. Bakit yun nga, leaf propagation ko sa work yan, di nagkakugat. Kung gusto niyo na successful yung leaf propagation niyo as much as possible, kapag bubunutin niyo yung dahon sa katawan ng huwartya, kailangan intact pa rin yung meristemic tissue. I mean, yung pinaka flesh do sa pinaka dulo ng dahon which connects to the stem of the main plant. Kapag mali yung putol niyo or yung paghiwa niyo ng dahon na yun, walang tutubo doon sa leaf propagation ninyo hanggat walang meristemic tissue na kasama. Pag walang meristemic tissue, walang offset. So, meristemic issue, ibig sabihin, iyon yung mismong nagdidikit doon sa leaf, doon sa body, di ba? Yes. Ayun. Sir Gregorio, sorry sir. I mean sir, yung mga pups niya, kahit po ba wala pang roots, pwede separate na agad sa mother plants and pwede din po ba sila i-propagulas? Pwede po, kung gusto niyo sila paugatin sa separate pot, pwedeng-pwede, wala pong problema. So basically, Sir Jefferson, so mas maganda mag-investor sa Kabluna pala. Yes, correct ka dyan, pero yung mga bilugan, maganda rin for us, di ba? Kaya... yun nga lang, yung prime life nila, hindi ganun katagal kaysa sa columnar. Yun lang po. Pero all in all, lahat po ng cacti, maganda. Yun nga lang, not all of the cacti have a very long life. Okay, Gelo, ano yun? Ano pang i-feature mo sa amin dyan? Ang dami nagtatanong, grabe. Anong pinaka, welcome po Sir Gregorio. God bless din po. Ano po yung Gelo? Thanks Gregorio. Anong pinaka sensitive na Haworthia? Pinaka sensitive is the Haworthia for us for me Haworthia Bruin CI. Meron ba diyan? Meron nasa labas. May pinanggit dati si Sir Nonoy sa akin before na meron siya. Nakalimutan ko 'yun, pero for the Japanese, yung pinaka-sensitive sa lahat is the Bruin CI. Magkamali ka lang sa bigay mo ng tubig, magrarat agad. Ay, ganun. Sige. Pero the rest of the hawos, hindi maarte sa tubig, ha? Okay. Kasi pag nagdidilig kami sa farm, over the tap water, yung shower type, hose lang, ganun lang. Hose lang. So, yun, last question because we only have 2 minutes to go. Last question, how often do you water? Wait until dry ba or hindi naman? Water when the medium is completely dry to the touch. Completely dry. Okay. Pero guys, ako, wala akong sinusunod na schedule. Kasi sabi ni Tony, tuwing summertime, never water your Haworthias para hindi mo mapapakuluan yung tubig sa sarili niyang, yung ugat sa sarili niyang tubig. Kasi pag summertime, yung tubig na nakalagay doon sa soil, sa medium ng hawo, umiinit, yung cause ng rot at ikakamatay ng hawo. Kaya kapag nagdidilig kami ng Haworthias sa Japan, it's either early fall and winter lang kami nagdidilig pag malamig na kasi mas maganda yung nila, yung routine. Okay. Guys, never water your Haworthias during summertime pag mainit. No, you will just kill the hawo. Yan. Kailangan ko na palang ilipat yung mga Haworthias ko. ipasok niyo na sa kwarto niyo, i-airconan niyo or Pwede rin po natin gawin ang office method kasi marami po nakitang members sa Hello World. Dadalhin po nila sa office para libreng aircon. Ganon, mismo. Kailangan mautak tayo, guys. O, diba? Aircon. Nakakalibre pa ng aircon yung ano mo. Jhogi, can you go back to the camera? Ikaw, yan.
Huwag mo ko isama eh. Hindi ako prepared eh. Uy, ayun. So, Jhogi, thank you ha for giving us a tour sa farm ni Tony. And then, I'll see you again later at 4 p.m. That's... So, alas 5 na yun. Oh, alas 5. Okay. Ha? Alas 5 na Japan time. Sige. Okay? So guys, thanks again for joining us today. Jhogi, take care there. And watch out for the Lockdown Diaries session with Sir Dan, Jhogi, Wilson, Mix, and Tim. So just like my Facebook page, and then we'll post the information there. Thanks a lot, Jhogi! Bye! Bye! Ingat kayo dyan, stay safe! Bye-bye!